saksi ang buong libungan sa mabuting pamamalakad ni Mayor Amping. Nabigyan niya ng katuparan ang construction ng farm-to-market routes na itayo ang mga pundasyon at gusali ng munisipyo at mga programang pangkabuhayan para sa tao ng libungan. Isa si Evelyn Emanuel sa nahatiran ng tulong ng alkalde. Dati siyang OFW sa United Arab Emirates at ngayon maglilimang taon na bilang magsasaka sa naturang lugar. Malaki man ang naging ani niya sa pagiging OFW, unti-unting nalanta ang kanilang naipon sa kasagsagan ng pandemya. Bagaman pasanin ang kahirapang dulot ng COVID-19, hindi nagkulang ang mayapang mayor sa pagbibigay ng serbisyo at pagmamalasakit para sa mga katulad ni Evelyn. Tsaka yung mga fruit trees na mga binibigay, yung mga kakao, ayan, namumunga na. Galing yan kay mayor lahat. Yung halimbawa kung may lupa ka na tataniman, isulat mo lang yung pangalan mo. Ibibigay sa iyo kung ano yung trees na gusto mo. Patunay rito ang mga sertipikasyong kanyang natanggap sa mga programang inilatag nito para sa kanilang mga magsasaka. Ito ang naging susi niya upang mairaos ang pamilya sa pang-araw-araw na buhay hanggang ngayon. Sa kalagitnaan ng interview na Magandang Gabi Pilipinas sa kanya, hindi niya napigilang maging emosyonal. Pag-iinagpis dahil sa pagpanaw ng mapag-arugang alkalde na itinuturing niyang sariling kadugo, amang kanyang matatakbuhan sa oras ng kagipitan at may busilak na puso para sa kapwa. Ay naku, Mayor, sana mabuhay. Kung pwede nga lang ibalik. Kung may, alam mo kami mga mag-anak, kami mga anak ko, kung meron na talagang time machine, talagang ibabalik talaga namin, bubuhayin at bubuhayin namin siya. Sana nga, sana lang kung meron lang ganung machine, sana mabuhay siya muli. Bawat tingin namin sa kabaong niya talagang, Mayor, bumangon ka. Kailangan pa pa namin. Kaso hindi na, sir, eh. Wala na talaga siya, eh. Sama-sama naman ang gumawa nun. Hindi man lang nila nakita ang kagandang ginawa ni Mayor dito sa amin. Gaya ni Evelyn, libo-libo pang mamamayan ang nagluluksa sa pagkawala ng lider ng bayan. Umaasang sana bukas, makamta na nila ang ustisya sa walang pusong pagpaslang kay Mayor Amping Kuan. Sana makonsensya ka. Sana piliin mo man yung totoong masamang tao. Sana mabigyan siya ng ustisya sa nagawa sa kaniya at hindi yun patulogin. Parang magdasal sila sa ginawa niya sa aming mayor dito, na pinakamahal namin. Damogin nga salamat sa inyo ang tanan. Sana magtulungan tayo para sa in-COVID nga problema. As long nga walay vaccine, we continue face mask sanitation. Amogin ni siya ang atong new normal nga kinabuhi. Pero dili ni siya ang panahon para kita makampante. So sa inyong tulong, sana magpadayon sa pagsuporta sa atong Amping. Sa salitang Cebuano nang ibig sabihin, ingat. Paalala para sa lahat na ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng may kapal, mahalaga at kinakailangang bigyang importansya. Ang masiding pagmamahal ng dating alkalde sa bayan, parte na ng kanilang magandang kasaysayan. Alaalang mananatili sa kamalayan ng buong libungan na may isa silang leader na nag-alay ng kanyang lakas upang maabot ang kaunlaran na kanila ngayong natatamasa. Naway bukas, makamit na nila ang inaasam na ustisya para sa namayapang ama ng bayan na si Mayor Amping Kuan. Magandang gabi, Pilipinas!